Hello guys, magandang hapon naman guys. Meron na naman tayong problema nitong isang battery error guys. Common issue ng mga lumang equipment to guys. Kaya asahan na natin meron tayong mga stock ng battery. So yan guys, inoon ko lang, tiningnan ko lang. So dumating na rin yung ni-request kong battery. So kailangan din natin palitan. So dumating na yung request ko, battery yan. So yan, kararating lang. So dumating na yung request kong battery. 15 piraso yun guys. So ayan yung error nyo. So ayan guys, full charge siya. Ayan o, full charge siya guys. Pero pag hinugot ko yan, pag hinugot ko yung power guys, yan, hugutin ko yung power niya. Ayan guys, dead din pag hinugot mo yung power. So yun ang problema niya guys. So madali lang palitan yan, palitan natin. So guys, marami na akong video na ginawa nito, yung pagpapalit ng battery. So kailangan natin tanggalin ito guys. So kailangan natin tanggalin. So tanggalin lang lahat ng mga stroke. So kailangan natin buksan yung buo nito guys. Sa ilalim kasi guys yung pinaka ano nito, battery. So ayan guys, tanggalin natin lahat yung mga connector nito. So yung ano nito, yung pinaka pagpalit ng battery. Tanggalin mo lahat yung mga so kailangan natin tanggalin yung pinaka mainboard niya guys. Tsaka yung pinaka sa flex cable guys, pag nahirapan kayo mag-ano nito, kailangan mong picturean para hindi mo na siya, hindi ka na mag-ulit-ulit. Pero pag kabisado mo na guys, hindi na kailangan. So marami na akong business na palit ng battery nito. Marami na akong video nito palit ng battery guys. So kailangan lang natin natanggalin yung lahat ng flex cable. Hilangin mo lang to guys.
kahila, kita mo na yung mga battery dito, guys. So lalim, ayan. So ayan yung battery niya. Ayan. So tatlo yan, guys. Tatlo din yung ipapalit ko. Ayan, tatlo din yung ipapalit ko, guys. So mamarkingan ko lang siya. Lagyan ko lang siya ng date installed para sigurado. So yun, guys, pag tanggal ito, guys, meron lang tayong tatanggaling screw dito sa gilid. So dalawang screw yan, bawat battery. Isang battery, dalawang screw. Ganun din sa kabilang side. Yan. So tanggal na, guys. So pwede mo nang hilain yan. So tanggal na. Ayan. So yung connection niya, guys, kailangan mo lang tandaan. Ayan. Tanggal. Isa-isa, guys, para hindi ka malito. So isa-isa, guys, ang tanggal. So kabit mo yung isa, tanggal mo yung isa. So kailangan mo tanggalin yung pinaka lock nut para meron kang pag-iskuhan mamaya doon sa kabilang side. So ito na yung isang bagong i-install ko. So hindi ka magkakapalit yan, guys, kasi meron naman siyang, lagyan mo lang ng lock nut yan, yung bago. So hindi ka magkakapalit yan kasi yung positive negative, positive negative. So nasa up naman yung ano, so hindi ka na malilito. Yan. So ganun lang. Install lang natin ulit yan. Ayan. So install natin yung pinaka screwhan. Ayan. Guys, na-install na natin yung isa. Tanggalin na natin yan. Pwede natin ikabit na itong isang power nito. Yan. Tapos tanggalin naman natin yung kabilang side. Depende sa inyo, guys, kung anong procedure ang gagawin nyo pagkabit. Tanggalin nyo lahat ng battery or pwede rin yung hindi sa discarte na lang, guys, sa style mo kung anong gagawin mo. So tanggalin ko to. So ihuli ko to, guys, yung isa. So ihuli ko tong connection tong isa kasi tanggalin ko muna yung sa kabilang side. Mahirap ikabit. So dito tanggalin natin tong dalawang nut dito, dalawang screw. Connector. Cepat tanggal to, guys. Yun lang.
Pinabit ko na kasi natin yung kabilang side, guys, kaya mahirap lang natin tanggalin. So, dapat kasi ito yung pinakaunang ikabit. Pinakahuling tanggalin, tapos pinakahuling tanggalin. Ayan. So, tanggalin natin yung so ayan guys, na-install na natin yung battery. So install na lahat. So kailangan na lang nating ibalik yung mga connector. Ayan, kabit na rin yung mga connector ng battery. Double check mo pag ano. Kailangan nating i-double check para siguradong walang babalikan. Kung hindi mag-open ulit. So siyempre guys, i-una natin kabit yung una na ihuli natin tinanggal na board. So ito yun. So may mga cable, flex cable dyan guys, kailangan mo hilahin. Ayan. So kailangan natin ikabit yung mga flex cable muna para ayan, connect lang natin lahat dyan saan yung mukha sya. So importante guys, connector ng mga dito na ibalik muna. So okay na siya. So kumpleto na. Saka natin i-connect yung ito guys, napaka-importante, lagi nakakalimutan to. Then kabit na natin yung board. Then, kabit na natin tong P8 ay dito sa taas pala yan. So ito dito yan. So itong board na to dito yan. Connected na siya. So ito dito yan. Ito. May nakalimutan tayo guys, ito. Mas ilalim dapat itong wire na to. Tunggalin lang natin ulit. So, konti pa lang naman na ikabit natin. Ayan. So, dito yung sa ilalim, guys. So, ayan. Dito. Yan ang, ano. Pag minsan nakakalimutan, yan. Balik mo natin. So, kahit gano'ng kakabisado mo, guys, yung pagkoconnect pag mayroon ka nakalimutan, yan. Mahirap. So ito ito na yan. Okay,
So ito guys, dito yan. Yan yan. So ito naman P8. Yan dito yan guys. Yan. So okay na, wala na tayo nakalimutan. Ito na lang yung sa CPU at saka yung sa display. Yan, ito yung sa touchscreen guys. Yan. Yan, ito yung sa touchscreen. Yung sa screen. Yan. So verify ulit kung may nakalimutan kang connector. So okay naman, wala namang nakalimutan. So nakakabit na lahat. So okay na. So nakabit na natin yung screw. Yung mahabang screw guys. So double check din natin guys yung battery na to guys, double check din natin yan. So double check natin kung may bultahe pa. So may 1.5 pa siya guys. So 1.5. So normal pa is okay pa yan. Kasi usually guys, pag nagpalit ka ng battery ng internal, kailangan mo rin itong i-check ng battery ng CPU. Ito yung pinaka RAM memory niya. Ito yung pinaka supply ng CMOS niya, CMOS battery guys, para dito sa CPU. So kailangan mo rin siyang i-check. So okay na, naikabit na natin lahat. So ayan guys, so naikabit na natin lahat yung mga wires, walang naiwan, walang kalimutan. So pwede natin takpan ulit guys. So dito kabit na lahat guys. So kabit na lahat. So wala na tayong nakalimutan. So pwede nating itakip ulit yung cover. So yun guys, na-cover na natin. So pwede natin ibalik yung mga connection. So kailangan lang nating linisan to guys kasi marumi. So meron siyang kalawang guys dito, kailangan natin linisin. So yan. Ito kasi yung pinaka ano niya guys, expired. Kaya kailangan din linisin. May butas dito yan guys pag ano, kailangan mong linisin. So yan guys. So titingnan natin guys kung may charge yung bagong battery. Yung bagong battery, tingnan natin kung may bagong charge. Pa dapat pag inon natin yan guys, mag-on. Si bagong battery yan eh. So hindi rin niya kayang ipapower on guys. Kailangan natin i-charge. So kailangan natin power on. Tingnan natin kung magsa-charge. So dapat yan guys, magsa-charge yung indicator battery dyan. Kung
okay yung battery mo. So ayan guys, oh, nagka-charge na siya. Dati guys, pag saksak mo, naka-stable na yan eh. So hindi siya nagsa-charge. Ngayon nagsa-charge na siya. So walang gas, hindi ko binabit yung gas. Ayan guys, oh, dapat yan mag-charge. So ganoon lang guys, kasimple magpalit ang battery nito guys. Simpleng mahirap guys. Simpleng mahirap. So ayan, tapos na natin palitan ng battery. So importante, nagsa-charge na siya. So i-overnight ko siya ng charge guys. So ayan guys, ganoon lang ang pag-change ng battery ng SLA 5000 guys. So kailangan mo tanggalin yung dalawang board, so bago ka makapagpalit ng battery. So ayan guys, so i-overnight ko siya mamaya. Ayan guys, siyempre guys, hindi natin i-test yung ventilation mode natin guys. So kailangan natin mag-ventilation mode para malaman natin kung okay ba yung unit. So punta ka lang dito sa select mode. So mag-CMB lang muna tayo. Control menu. Confirm. So ayan guys, ang settings ko 30. 40. TI, 0.40. Tip ko, tip 10. So ayan guys. So nagbibintilator na siya. Ayan. 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 So wala nung alarm. So try natin yung IOTO. Ang gawin natin 40 kung tataas ba. So recalibrate na siya. Automatic calibration yan guys, yung IOTO. So may problema tayo. Pag may problema tayo sa IOTO, so hindi yan naabot ng 40. So setting natin is 40. So dapat yan 40. Ayan guys. So try natin mag-up ng tip. So gawin natin 5. Ayan. 5 yung tip, 9 yung PIP, 40 yung IOTO. So ayan guys, umabot na agad yung 40 yung IOTO natin. So 40%. So sinit natin is 40. 40 din. Ang tip natin guys is 5. So umaangat pa siya hanggang 4. Ayan. Taas natin tong PIP ng 15. Ayan. So ayan guys. So tinaas natin yung PIP sa 15. Binaba natin yung tip. So para hindi siya magkakaroon ng alarm. So ito kasi yan guys, yung PIP na yan. Yan. Yan yung dapat huwag kang mag-reach ng ano dyan, mag-alarm yan guys. Yan, yan, yan. Yung sa graph, pag nalampasan mo yung 15 yan, mag-alarm yan guys. So kailangan mo itaas. So yan guys, magana naman siya, okay naman siya, wala nang problema. Yan, no? So ganun lang guys, kasimple yan. Okay? Ayan.